Again of Prey Review, and for today's video I'm going to show you what airsoft I am going to bring in Airsoft War. So before that, huwag niyo kalimutan i-like and i-share ang video na ito, and mag-subscribe na din kayo sa akin, and i-click niyo na din yung notification button para lagi kayong update sa mga susunod ko pang video. So let's start. So, ang una sa listahan, ang ating rifle na G888-1 bilang ating primary weapon. And at ating secondary weapon na ang Glock 17Q1. So, bakit G888-1 and Q1? Simula tayo sa G888-1. G888-1 kasi dahil ito ang merong pinakamataas na accuracy and pinakamataas din na power, no, sa aking airsoft so far. And it has many features, no? It has so many features. Sa railings, pwede ka maglagay ng kung anong-anong accessories na kailangan mo sa airsoft war. Meron na siyang forward grip, meron din siyang laser and silencer. Meron din siyang scope na magnified 4 times, no? And napakadali niyang dalhin, no? Kasi kung sa outdoor, dahil meron siya nito, hindi nga siya nakakabawas ng noise, no, ng ating airsoft, but malilesen niya, no, na mahagip ang hangin kapag bumaril na tayo sa ating target, dahil mas malayo ang mararating. Kasi nga, pagkalabas niya dito, kung wala na itong silencer, paglabas niya dito, mahagip na siya agad kung outdoor man ang airsoft war. Pero kapag meron naman ito, mas malayo ang mararating niya, dahil nga, hindi siya agad mahagip ng hangin dito papaglabas niya dito. And at saka, marami ka rin malalagay na, na bala dito, guys, no? Kasi nga, width up siya, no, na magazine. Maglalagay ka dito na BBs, no, na that can store up to 200, no, BBs. And advantage 'yun dahil hindi mo na kailangan mag-reload ng mag-reload. Ang gagawin mo lang is kapag naubusan ka ng bala, ipapump mo lang 'to. Ayan, kagaya niya. So secondary weapon naman tayo. Ang Glock 17Q1, no? Why Glock 17Q1? Pareho din sila ng G88-1 ko na mataas ang accuracy and power. And aside from that, yung magazine niya is high capacity. Ganto kaliit, high capacity. Why? Dahil it can store up to 23 BBs, guys. Napakalaking advantage nun. Less reloading din yun, no? Kaya goods na goods din. And aside from that, ang lakas ng dating, no, kapag itong G88-1 and Glock 17 ang dala mo, para kang mala John Wick, no? So next on the list na tayo, guys. So next is primary weapon, Kar 98K. And secondary weapon is ang ating caliber 45, no, na high capacity. So dito muna tayo sa primary weapon. Bakit Kar 98K? Aside from sa kanyang scope, no, na magnified din, na makakatulong para mabaril mo ang inyong kalaban na in long distance, ay hindi rin siya madaling i-reload, no, kapag naubusan ka ng bala, dahil nga dito nilalagay ang kanyang BBs, and meron din siyang kasamang laser. Dito din sa kanyang camouflage, no,
siguro kapag ang airsoft war ay outdoor and nasa magubat kayong lugar, advantage din to, no? Lalo na kung paparisan mo pa ng gear o suot mo na ganito rin ang kulay or kulay na kung anong environment ang field nyo, is advantage din yun. And kapag ito naman ang dala mo, ang laki sobra na advantage mo sa long distance, no, na laban. So, secondary weapon, caliber 45 na high capacity. Dito naman sa caliber 45 natin is, kaya ko ito pinili dahil sa kanyang aesthetics din, no, and power and accuracy. Malakas din siya and mataas din ang kanyang accuracy. And sobrang robust ng dating ng barrel na to, guys, no, ng pistol na to. Parang ang lakas maka John Wick kapag ito ang dalawa. And aside from that, it's high capacity nga. It can load up to 16 plus 1, 17 BBs, no? And less reloading time din yun, which is advantage. And isa pang gusto ko dito is pwede mo siyang irat-rat, guys, tulad nito. Hindi kagaya ng ibang handgun na ganito ikasa, no? Maikli lang ang kanyang clearance kapag kinakasa, no? So ayan, kasado na agad siya, hindi katulad ng iba na sagad talaga. So next na tayo sa ating list. Ang pinakahuli itong ating M4A1 beast, no? Dahil huwag kayong magpapalin lang dito, guys, dahil itong barrel na to is small but terrible. Dahil parehas na parehas sila ng performance ni G888-1. Maliit lang to, guys. And aside from that, kaya gusto ko to dahil pwede mo rin tong i-rat-rat kagaya ng sa Kamer-25. And ang kanyang charging handle pala is dual, no? Kaya kahit anong pwesto, kahit anong posisyon, no, makakasama tong barrel na to. And aside from that, hindi rin masyado malakas ang putok niya, which is advantage para hindi ka agad makita ng kalaban mo. And sa magazine din, meron din siyang compartment, ayan, lagay ng magazine. Kapag naubusan ka ng bala dito, is ibababa mo lang ang kanyang spring, then aalugin mo lang siya, then pagkakaroon na ng bala dito, which is mapapadali ang iyong reloading time. The secondary weapon naman is ang M1911. So bakit M1911? Ang barrel, ang M1911 na to, guys, pala, no, is napakalakas and sa accuracy para rin siyang Q1, pero mas lamang lang ng konti si Q1. Mas maganda yung features niya, and sa magazine capacity ni Q1, mas maganda siya. Dahil ang M1911 ay nakakapag-load lang ng 13 BBs. And aside from that, ang ganda niya tignan, guys. Full size siya, kagaya siya ng tunay na barrel. Hindi nga lang to pwedeng i-rapid kagaya ng iba dahil matigas ang kanyang, ayun, no, di ba? Hindi siya nakakasa. Kailangan talaga ganyan. So, the rest, ito na. Kung wala ka pa namang rifle, pistol lang ang kaya mo, goods na din, no? Maganda rin naman ang pistol dahil hindi naman sa lahat ng oras is malayo ang kalaban mo. So, ito nga pala, no? Hindi ko pa nare-review to sa channel ko. Luma na kasi sa akin to, guys, eh. And to be honest, wala na nga siyang magazine, eh. Pero fitted sa kanya ang magazine ng ating caliber 45. Ayan. Fit siya. Ang maganda pala dito, guys, is pwede siyang erat-rat, no? Kagaya ng ating caliber 45. So, ayun lang, guys. Thank you for watching, and huwag niyong kalimutang i-like and i-share ang video na ito, and mag-subscribe sa akin channel.
Click mo na din ang notification button para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video. Thank you!